Welcome back guys! It's me again, Jasmine DIY. So for today's video is may panibago na naman akong ituturo sa inyong table skirting design. Dahil heart month ngayon, February, so heart yung ating mga design sa ating table skirting. Tara, umpisahan na natin. So una natin gagawin is maglalagay tayo ng marking sa ating center of the table, sa gitna ng ating mesa. Dahil hahatiin natin siya. Dahil ang sa left side na kalahati is white na tela. At sa right side naman ay pulang tela. Para naman sa ating gagawing knife pleats, ang size ng ating pleats ay 5 inch, kasing size nung ginamit nating pad ng steel pins. So ayan, 5 inch yan kada pleats. So ngayon mag-uumpisa na tayo para sa ating knife pleats. Ipipleats na natin yung ating white na tela. So, dire-diretso lang tayo gagawa ng knife pleats hanggang sa gitna ng ating mesa, sa ating marking. Ayan. So, ito yung ating center of the table. So, lalagyan natin siyang pasobra para dito sa right side para matakpan ng red na tela yung ating white na tela sa pagpapatong natin. So, next naman natin gagawin para sa pagpatong ng ating tela. So, ipipin natin yung dulo ng red na tela dito sa dulo. Yung malayo sa center. Then, i-continue natin siya sa white na tela every 5 inch. So, ayan. Yung last ng white. So, dun mo siya ipipin. Ganyan. Then, ibabalik mo siya dun sa dulo. Kung saan mo pinin yung kanyang dulo. Then, ibalik mo ulit sa may marking na 5 inch para sa knife pleats. So, ayan. Ganyan lang siya, guys. I-continue mo lang hanggang dulo, papunta dun sa gilid ng ating right side ng table. Paikot. So, ayan. Ganyan lang siya, guys. So, ito na. Tapos na yung ating knife pleats. Na-divide na natin yung kulay niya. White and red. So, next naman is maglalagay tayo ng marking para sa ating mga pleats, yung accordion pleats, yung sunod-sunod na mga pleats. Gagawa tayo ng 10 pleats. So, 10 pleats yung gagawin natin. So, ang size pa rin niya is 4 inch. So, next natin gagawin is ipo-fold natin paloob parang icy blast. Ayan. Fold mo lang siya paloob. So, next guys, i-divide natin yung ating mga pleatses. Ayan. So, may 10 pleats tayo lahat. 10 pleats. Sa right side, mayroon tayong 3 pleats. At sa left side naman, mayroon tayong 4 pleats. So, yung matitirang pleats is 2 na lang. So, yun ang gagawin nating pares. Then, ipipin mo siya, yung 2 natira. Ayan. So, next is ipipin mo sila sa right and left. Parang papyramid yung shape. Ayan. Left and right ipipin mo. Then, next naman is gagawin mo na siyang pa-diamond. So, ipin mo siya sa baba. Ganyan. So, next naman, i-connect na naman natin siya sa isa pang pleats. Ayan. Ganun din sa kabila. Para maging diamond ulit yung sa baba niya. So, ganyan lang guys. Paulit-ulit mo lang siyang gawin. I-connect-connect mo lang and ipin. So, pagkatapos nating magawa yung kalahati ng ating diamonds, so, ipipin natin siya dito sa white fabric, sa puti na tela natin. Ipin natin yung gilid niya para bumuka, para mag-wide yung mga diamonds natin. Ayan. So, next, ganun din yung gagawin natin dito sa white fabric. So, ayan. Nagawa na natin at napin.
yung mga diamonds. So next naman, i-connect natin yung red and white. Ayan. Para sa kanyang V-shape. Yung sa center niya guys, pa V-shape. Ayan. Next natin gagawin is i-continue lang natin yung ating mga diamonds. So i-connect mo lang ulit yung mga pleats para maging diamonds. Ayan. Hanggang maging heart shape yung ating mga diamonds guys. So ganyan. Continue na lang pag pin. So ayan na nga, tapos na yung ating heart shape na diamonds. So ang next natin gagawin is ifo-fold natin yung mga excess ng mga diamonds. Ayan, yung mga nakalaylay na mga pleats. So ipipin natin yan into rose fold. Para naman sa ating rose fold, ifo-fold mo lang yung fabric natin paakyat. Then ipipin din, ayusin natin yung folded niya into rose para magbuka siyang rose. Ayan. Ganyan lang guys. So ipipin mo lang siya hanggang sa taas, sa last ng diamonds. So ayan, tapos na. So next naman, dito naman sa white fabric. So i-magic natin. Ayan, tapos na. Ang next natin gagawin guys, so may nakikita kayong sobra ng tela. So, gagawin natin itong additional design para mas lalong gumanda yung ating design. So, next, ipipin mo lang siya doon sa ating knife pleats. Yung sa white na tela, ipin mo yung red na tela. Then, ipo-fold natin siya, paakyat ulit para maging rose fold ulit siya. So, ayan, ipipin mo siya sa knife pleats. Ayan. So, yung design natin dito is pa straight lang, pa pahiga lang yung design niya, hindi pa slant, hindi pa baba, paakyat, nakahiga lang siya guys, naka straight higa lang. So ganyan. So paulit-ulit mo lang siyang gagawin ng ganyan hanggang matapos dun sa dulo. So, ayun na guys, tapos na yung half ng ating heart sa red fabric. So, dito naman tayo sa white fabric. So, ayan, minagic-magic na lang natin guys para mapabilis yung ating video. So, ayan na nga siya guys, tapos na yung ating number 2 design ng ating heart table skirting. So, ayan. So, ganyan lang siya kadali guys. Hope nasundan nyo yung ating tutorial at nagustuhan nyo yung ating bagong video. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel guys, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para ma-update kayo sa mga panibagong videos na i-upload. Para naman sa aking Facebook page, don't forget to heart react and follow and share. Thank you so much sa support you guys. Maraming salamat. See you in next video. Bye! Yeah, yeah, oh.